muli pong nagbabalik ang Tele-Turuan. Ipagpatuloy natin ang ating talakayan. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa mga taong dalubhasa sa pag-aaral ng panahon? Sila ay tinatawag nating mga meteorologists. Sa Pilipinas, ang ating mga meteorologists ay nasa ahensya ng pag-asa. Ang ibig sabihin ng pag-asa ay Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Sila ang mga nagbibigay ng warning o babala kung may namumuong bagyo at ano-anong mga kaukulang paghahanda ang gagawin ng bawat isa. Ang mga meteorologists ay gumagamit ng instrumento sa pagsukat ng kondisyon ng panahon. Ang temperatura, halimbawa, ay nasusukat sa pamamagitan ng thermometer. Ang thermometer ay karaniwang gawa sa salamin na korteng tubo na kung saan ay may makikita kang column ng mercury sa loob nito. Ang pagtaas nito ay nag-iiba-iba depende sa temperatura. Napatunayan ng mga meteorologists na sa isang lugar sa mahabang panahon, sabihin na natin isang taon, ay mayroong karaniwang sukat ng pag-ulan, pagkamaalinsangan, o pagkamainit ng kapaligiran, temperatura, presyon, at pagkamahangin at pagkamaulap. Ito ang pangkalahatang larawan ng kadalasang kondisyon ng panahon sa isang lugar. At ang pangkalahatang larawan ito ay tinatawag nating klima sa isang lugar. Sige nga, alamin natin kung ano-ano ang iyong mga natutuhan. Ang panahon ay may kinalaman sa pag-ulan, pagkamaalinsangan, temperatura, presyon, pagkamaulap, at pagkamahangin. Naaapektuhan ng panahon ang mga gawain ng tao. Ang tao naman ay nakikibagay sa klima. Subukin natin ang inyong natutuhan. Sagutin ang mga sumusunod na kahulugan. Ito ay ang araw-araw na pagkakaiba sa temperatura, pag-ulan, pagkamalitsangan ng kapaligiran, pagkamahangin, at pagkamaulap. Ito naman ang karaniwang sukat o pangkalahatang larawan ng atmosperang pag-uulan, pagkamaalinsangan, temperatura, at pagkamahangin. Ito ay ang instrumentong ginagamit sa pagsukat ng init at lamig ng hangin. Ang tawag sa mga dalubhasa sa pagsukat sa kondisyon ng panahon at klima. Anong ahensya naman o opisina ng pamahalaan ang nagbibigay ng babala sa oras ng bagyo? Salamat sa ating mga taga-subaybay at sana'y nadagdagan ang inyong kaalaman dahil sa episode natin ngayong gabi. Muli, ako po si Melissa G. Santillana, ang inyong teacher presenter sa Science Module 3 para sa Season 4. Hanggang sa muli!